Ito yung letter sa akin ni Commissioner. So ang pinag-uusapan ho namin dyan sa letter na yan, problema ng buong bansa. So alam naman ho natin, every year, yung mga kaibigan nating nasa pagpa-practice ay nakakagawa ng financial statements nang walang laman ng libro. So tinatanong ko si Commissioner, Mr. Commissioner, kung ang isang taxpayer ng 2019 ay walang laman ng libro, magkano po ang penalty? Kasi siyempre malalaman lang naman nila na walang laman ng libro ng yearly basis. So kung 2019 walang laman ng libro, sabi niya 1,000 pesos 'yan. Oh, 'yan ho yung laman nung letter sa atin ni Commissioner. Naka-address po 'yan sa akin. Yan po ay isa pong BIR ruling. Kung mapapansin nyo, may number dito. Ibig sabihin, nakarehistro ho yan as a revenue issuance na pwede ho nyong gamitin paulit-ulit. Kung hindi ho kayo naniniwala dito sa letter na to, pwede ho kayong pumunta sa Records Management Division. Yan po yung tinatawag na National Library ng BIR. Nandoon ho lahat noong mga rulings nila. O, pwede ho kayong manghingi ng certified true copy. So, sumunod doon, tanong ko sa BIR Commissioner, BIR Commissioner, 2019 ho yung pinag-uusapan natin. Paano ho yung 2020? Nahuli-uli yung the same taxpayer na walang laman yung libro. May penalty ho yan, sabi niya. So, ang penalty ho niyan is second act ho yan, 1,000 pesos din. Oh, so dalawang act na ho yung nangyari, Mr. Commissioner, yun ho yung tanong ko sa kanya eh. Dalawang beses na nagkaroon at nahuli ho the same taxpayer na walang laman yung libro, 2019, 2020. So ngayon, sa 2021, Mr. Commissioner, nahuli uli through letter of authority yung taxpayer. Ayan. So ano ho ang mangyayari sa pangatlong beses niyang pagkakahuli? Alam ho ninyo, naka-computerize na ho ang BIR, tax mapping. Ito ho kasi ay related sa tax mapping. So naka-computerize ho yung BIR at naalam ng BIR kung ilang beses ho kayo nahuli na walang laman ng libro. So from there, makaka-establish na ho yung BIR Commissioner ho natin na meron na hong fraud. Ayan, pag tatlong beses na route, 3 times na nahuli na walang laman ng libro, fraud daw ho yun. At hindi na ho raw subject sa compromise, cannot be compromised, kasi it involves fraud. At ang sabi niya, yan daw ay may penalty. So ano yung penalty? So ang benefit pala, kapag mayroong laman yung libro, hindi ka makakasuhan ng fraud. Number one, very important, lagi kong sinasabi yan sa aking mga nakakausap na tao na nagpapa-lecture sa atin. Number two, hindi ka magpe-penalty. So, lamanan nyo yung libro nyo. Ang sabi dito sa sinasabi ni Commissioner, yung tama at complete. Ayan, ito po, kailangan daw, pag nagbasa kasi ko, sabi niya, pag incomplete, incorrect at saka incomplete, may penalty. O di anong gusto niya? Correct and complete. Yun ho yung sinasabi ng ating BIR Commissioner. Kaya ang topic ko is single entry system. So sinasabi ni Commissioner dito, mayroon daw making false entry at fraud ho yun. So tatanungin natin, ano ba ang penalty para sa fraud? So ito po yung binabanggit ni BIR Commissioner, Section 257, Republic Act 8424. Sabi niya, meron daw penalty na 100,000 at may imprisonment ho na 6 years. So ngayon, kakaiba ho yung ginawa ng Commissioner sa akin. Actually, marami ho akong letter na pinadadala sa kanila. At ang sagot ho nila lagi sa akin, Mr. Maestro, yung mga letter mo ay hypothetical. Since walang taxpayer involved dyan, at hindi rin naman ikaw involved, so therefore, hindi namin pwedeng sagutin yan. Kasi may BIR rule na pag hypothetical yung iyong question sa kanila, wala silang responsibility na sagutin ka. Pero dito sa pagkakataon to, nagtataka ako
sinagot nila ako. At nagpapasalamat din ako, sinagot nila ako kasi natuldo ka na yung paulit-ulit na ginagawa ng maraming taxpayers at maraming CPAs, maraming bookkeeper na lagi na lang taon-taon walang laman ng libro. So ito po yung pagmumulat natin para maintindihan ho nila ang kahalagahan ng libro. Ang libro ho ay proteksyon ninyo laban sa kasamaan. Okay?